Akala nyo model, no? So what's up, yo mga kabangers? Welcome to my YouTube channel. It's me again, Rog from Rog TV, and I am your certified kabangers. Isa ka ba sa mga nagbabalak na maging OFW waiter dito sa Riyadh, Saudi Arabia? Takot kang mag-apply kasi wala ka pang background or experience sa pagtatrabaho sa isang restaurant or sa mga fast food chains? So marami ang nagtatanong kung pwede nga bang mag-apply dito sa Saudi Arabia bilang isang waiter kahit wala ka pang experience. Well, ang vlog na to ay para talaga sa'yo kasi kung nakita mo ang ating thumbnail at ang ating title ay tungkol ito sa kung pwede nga ba or paano nga ba mag-abroad kahit wala ka pang experience sa mga restaurant at sa mga fast food chains. Pero I'm a living legend na ngayon po ay andito po ako ngayon sa Saudi Arabia kahit wala po akong experience. So kung baguhan ka pa lang dito sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at hit mo na din ang bell notification down below to become more updated to my new and latest video. So without further ado mga kabanger, let's begin in 1, 2, 3. So yun na mga kabanger, no, for today's vlog ay i-share ko po sa inyo ang aking personal experience at yung naging journey ko sa pag-apply ko ng abroad dito po sa Saudi Arabia na kahit po wala po akong experience as a waiter ever since kasi ang experience ko po talaga ay sales associate or more on sales po ako. So little background lang po, no, English. So ang background ko po talaga ay nagtrabaho po ako sa Watsons, sa mga malls, as a sales associate. So never ko po talagang pinangarap na magtrabaho sa isang fast food chains or mga restaurant kasi sa nakita ko dati yung mga Jollibee, mga Mang Inasal ay sobrang busy po nila, no? So hindi ko po naisip na pagdating ko po dito sa Saudi Arabia ay triple o doble pala yung busy na naranasan ko sa restaurant na aking inapplyan. So yun na nga mga kabangers, no? Panoorin po natin at alamin po natin kung paano nga ba ang proseso at ano nga ba ang kailangan na para makapasa po sa interview at para po makapasa ka bilang isang waiter dito sa Saudi Arabia kahit wala ka pong experience. Disclaimer lang po mga kabangers, no, hindi ko po inuudyok lahat ng mga nanonood ngayon na mag-abroad po kayo or pupunta po kayo sa ibang bansa kahit wala po kayong experience. Mas better po na meron talaga kayong experience kasi po alam mo yung specialty mo or specialization mo, katulad ng mga nurse or engineers, mga doctors or kahit ano pang mga trabaho na kailangan talaga ng diplomas or dapat makapasa ka talaga kasi especially kapag sa Pilipinas, sobrang higpit dun, di ba? Hindi ka pwede maka-abroad kapag wala kang mga experiences na mga ilang taon at mga certificates, mga backgrounds mo. Dapat, ano kasi high standard tayo, di ba? So, as a waiter naman, hindi naman sila ganun ka stricto kasi tingnan mo, andito na ako ngayon sa Saudi Arabia, di ba? So, i-share ko sa inyo ang mga ginawa ko kung paano nga ba ako nakapasa sa interview at kung paano din ako nakapasok sa Saudi Arabia kahit wala akong experience as a waiter. Hinanap ko na din po yung opportunity ko na mag-abroad. So, ang naging ginawa kong una ay kumuha muna ako ng passport. So, laki ngayon kasi ang passport ngayon ay 10 years na, di ba? So, mahaba-haba yung time na pwede ko yung mag-apply. So, nung nakuha ko na po yung aking passport ay pumunta po ako sa mga agency sa amin sa Cagayan de Oro. So, make sure po na yung agency na pupuntahan nyo ay legit po at registered po siya sa POAA. So, make sure po na gamitin nyo din to sa pag-research kasi para hindi tayo maloko, di ba? So, nung nakahanap na po ako ng agency doon sa amin ay nagpasa po ako ng resume. So, ayun na. Gumagana na yung mga ano natin, mga talented minds at mga hindi naman siya pagluloko pero dapat kapag gagawin nyo to ay make sure na nag-study din kayo, diba? So, ayun, gumawa na ako ng mga certificates. Pero, ang ginawa kong certificates doon ay isa lang po. Sinulat ko po yung restaurant dati ng aking pinsan. So, kahit wala naman talaga akong experience ay sinulat ko po na meron akong experience. So, before ko pinasa yung aking resume ay syempre nag-research ako sa YouTube kung ano nga ba yung mga basic steps of waiters or kalakaran sa isang restaurant, di ba? Kasi wala naman talaga akong experience. So, ayun. So, lucky naman ay tinawagan po ako ng aking agency na pasok po ako sa interview. So, yun na nga. After nun, nag-research ako agad sa Facebook, internet, kung ano-ano pinapanood ko para lang makapasa ako kapag pupunta na yung employer namin dito sa Pilipinas. Kasi yung interview namin dati ay nasa agency mismo. Pumunta mismo yung employer sa agency namin. Ano? Egyptian nata yun. So, bago
dumating yung time na interviewin na kami ng aming employer or yung representative ng aming kumpanya, ay sobrang research ko about basic waiter services, kung ano yung mga pag-fold ng napkins, kung ano yung mga setup ng fork and knife, which is nakuha ko naman siya. So, nung dumating yung employer, syempre, maano tayo sa interview kasi medyo gifted naman tayo sa pag-i-English. Ay, syempre, baka naano yung employer ba, ah, magaling to sa English. Rah. So, kasi dapat sa interview ka talaga babawi kasi kahit yung experience mo, kahit ano, wala yan. Kasi kapag ang dami mong experiences, ang dami mong backgrounds, ilang years ka, pero pagdating naman sa interview, nga, wala din. So, di ba dapat galingan natin sa interview? So, dapat doon tayo bumawi kahit wala tayong experience talaga, doon tayo bumawi. Tapos, dapat meron tayong knowledge na kung ano yung sasabihin natin ay legit talaga. So, be careful din sa panonood ng mga YouTube. So, meron din po akong video about basic waiter services. At nakakatulong po yun kapag i-interviewin po kayo. At pwede na pong isagot yun. So, tingnan nyo po sa aking YouTube channel at ilalagay ko din po dito. Para po meron po kayong idea kung paano nyo po sagutin ang aking or ang interview ng inyong employer. So, ayun ang mga kabangers, good news. At dahil sa aking panloloko, dahil din sa aking determinasyon at dahil sa aking pagpuprosige, at ginalingan ko din naman sa interview, ay nakapasok po tayo at nakapasa po. Bago po talaga kayo mag-abroad, kahit wala po kayong experience, ay dapat matibay po ang ating loob. Gamitin natin to lagi. Tsaka magdasal po tayo sa Panginoon kasi yun po yung pinaka-importante. Kasi baliwala lahat ng mga efforts mo, ginagawa mo, kung wala kang pagtitiwala sa ating Panginoon. So sorry po pala sa agency ko dati na bogus ko, na meron na akong experiences kahit wala po. So, di ba okay lang yun kasi doon naman nagsisimula lahat, di ba? Paano ka magkaka-experience kung hindi ka mag-apply? Paano ka magkaka-experience kung hindi mo try yung isang bagay? So, di ba ngayon, nandito na ako ngayon, I'm 6 years, running 7 years in Saudi Arabia as a waiter. So, sobrang happy ko kasi kung hindi ko ginawa yun ay hindi ko ma-experience ang buhay ng abroad at buhay ng isang waiter, na marami ako natutunan kasi sa pakikisalamuha sa ibang tao, especially dito sa Saudi Arabia, na iba-iba talaga yung ugali nila at kailangan talaga ng mahabang pasensya kasi iba-iba talaga yung kultura nila dito at ugali nila, hindi tulad sa Pilipinas, diba? So, make sure na kapag pupunta ka ng abroad, magbaon ka ng mahabang pasensya, gamitin mo to lagi. At yun nga, sabi ko, magdasal lagi para gabayan tayo ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga tatahakin. Kahit sabihin nyo sa akin, mga kabangers, na isa kong manloloko, scammer, bogus, ay okay lang kasi hindi ko naman pinagsisihan lahat ng mga ginawa ko sa buhay kasi andito na ako ngayon sa Saudi Arabia. At kung hindi ko ginawa yun, ay hindi ako natuto o naging magaling na waiter, di ba? So, oh, magaling talaga. So, and that's all for today's videos, mga kabangers. I hope na meron po kayong natutunan sa ating vlog ngayon. So, sa lahat po ng mga magbabalak po na mag-apply as a waiter or kahit anong trabaho dito sa Saudi Arabia or kahit saan mang lupalop ng mundo, ay good luck po sa inyo at God bless po. At huwag niyo pong kalimutan magdasal lagi at syempre sabi ko, gamitin to lagi, di ba? Don't forget to subscribe, like, share, at hit the bell notification down below to become more updated to my new and latest video. This is Rog from Rog TV, your certified Kabangers. See you on my next vlog!